anyare sa PDP laban. Ay, hindi na pala laban. Hindi na lumalaban eh. PDP na lang. Anyare, nakakalbo na. Nalalagasan na itong PDP laban. Ang daming local government officials ka-Kofi, kanina lang sa isang article, 60 ha, mga local leaders ha, nagkalasan, nagsialisan dyan sa PDP. Wala nang laban ha, PDP na lang kasi hindi na lumalaban ata yan. Nakakalbo na sila. Eh, anong nangyari dyan? Dahil ba sa mga nangyayari sa Senado? Dahil sa mga PDP senators, isa na dyan si, sino ba yan? Si Bato de la Rosa. Nakakalbo na itong PDP laban. Nilalayasan na kayo ng tao. Bakit ganon? O, may mayor na naman po na kumalas. Yan o, si Mayor Junard Ahong Chan. Kumalas na naman dito sa PDP laban. Anyari? Bakit nalalagasan kayo dyan? Ibig sabihin, may problema sa inyo. May problema sa partido nyo. Kaya kayo nilalayasan. O yun, naka-letterhead pa ito. Office of the City Mayor ng Lapu-Lapu. Dyan po sa Cebu ito. May 31, ngayong araw lang po yan, Mayo 31, 2024. Honorable Jose C. Alvarez, ang presidente po ng Partido Demokratiko Pilipino, PDP. Wala nang laban ha. Nagkataon pa yung pagpapalit nila ng pangalan ha. Tinanggal yung laban. Ayan, di na tuloy lumalaban. PDP na lang tuloy yan. Dear Honorable Alvarez and the distinguished members of the Partido Demokratiko Pilipino, basahin natin yung liham ni Mayor. Bakit siya kumalas dito sa PDP? This is to convey my utmost regret. Uy, nagsisisi. This is to convey my utmost regret that I am officially submitting my resignation as party chairman of Lapu-Lapu City PDP and member of PDP. O dalawa ha, yung pinagre-resignan niya dyan. Bilang isang chairman ng partido ng PDP, kumbaga sa branch nila dyan sa Lapu-Lapu City, at bilang isang miyembro din sa kabuuan ng PDP. Yan. Umaalis na siya dyan. Kumakalas na siya dyan. I am deeply grateful for the privilege to be part of this esteemed, wow, political party noon. Ngayon, di na. Nasira na. Working tirelessly with dedicated individuals to advance our shared values and principles. Again, noon, ngayon, nag-iiba. However, oh, ito na, cambio. Hindi ko pa nabasa itong ano na to, ha? Baka mamaya, balihis din tayo, eh, no? Hindi ko pa nababasa yung speech niya, ngayon pa lang. However, after careful consideration, I have made this difficult decision to resign because I believe it is in the best interest of Lapu-Lapu City to maintain unity with the tri-cities in the province of Cebu. Yun naman pala. Courteous pa rin si Mayor Chan dito. Hindi niya pa rin inaway itong PDP laban. Pero kumalas siya. Eh kasi diba nag-resign si Governor Gwendolyn Garcia. Siyempre sumunod yung mayor ng Mandawi. Sumunod itong Lapu-Lapu. Although Lapu-Lapu City is a highly urbanized city, we are interdependent and interconnected as one Cebu Island. That's I firmly believe that we must work harmoniously and strengthen our relationship with our neighboring local government units. In fairness, may punto si Chan dyan. Tama nga naman. Eh kasi kung kumalas na si Garcia, eh kumalas na si Mandawi, o yan, si Lapu-Lapu sumunod na. Yan, kayo mag-unity dyan. Huwag nyo na isama itong na PDP. Baka hindi na nakakatulong sa inyo dyan. Eh. I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to you, the party president and all members of PDP for your unwavering support and the opportunities I have had to serve and contribute. Please be assured that we are still one in public service and I will continue to work towards the betterment of our community and the country. Respectfully, Junard Ahong Chan, ang city mayor po ng Lapu-Lapu. Valid naman, hindi naman masakit sa damdamin itong pagkalas ng Lapu-Lapu. No? Pero syempre, ano to, masakit pa rin yan sa punto ng ano, sa punto sa side ng PDP kasi parang nilayasan niyo na kami ha. Samantalang noon panahon ni Digong, kami yung pinakamalakas eh. Super power eh. 'Di ba? Itong PDP laban ngayon, kakalasan niyo kami. Anyari? Baka kasi may mali. Yan baka sa kaka-player rally ninyo yan. Oh, 'di ba? Isa na ba tingnan ninyo? Oh, baka kailangan niyo nang itigil yung player rally ninyo dahil parang minamalas kayo diyan. Kaka-pray your rally nyo. O sana ma-realize ninyo yan. Roberto Agsaulio, shoutout po sa inyo. Thank you, sir, sa iyong pakulay. Di ba mamaya yan yung karma ng prayer rally ninyo eh. Itigil nyo na yung prayer rally ninyo na yan. Kaka-pray your rally ninyo dyan, tuloy. Nagkakalasan yung mga tao. So parang ayaw na tuloy sa inyo yan.
Kung sino yung naninira, sila pa yung pabawas ng pabawas. Each and 24. O, nadali mo. Diba? Kayo tong kampanya ng kampanya, supposedly, dapat dadami kayo eh. Kaka-pray yung rally ninyo, kakaikot ninyo sa kung saan-saan. Pero ang nangyayari, kinakalasan kayo. Ang daming umaalis sa grupo ninyo. Okay, mali sa inyo dyan. OFW, Mami Lovely, enjoy watching from Saudi Arabia. Thank you po. Nagtatago na kasi po nila Arnedo Olae. So, correct. O, ilan na yung nagre-resign dyan? Napakarami na. Yung isang article lang na nabasa ko, 50, 60, no? Mga local government leaders dyan. 16, nagkalasan dyan. Tapos itong malalaki, itong governors, Governor Garcia, Mayor ng Mandawi, Mayor ng Lapu-Lapu, walang official statement ang PDP dyan. Ha? Nasaan ba kasi si Digong? Nasa London daw? Hindi ko alam ka-copy. I don't think nasa London yan. Nasa Rohan nilang manalangin, nasobrahan siguro. Sabi ni Auntie Simang, nasobrahan niya siguro sa panalangin yan. Parang kandila lang yan, nauupos, sabi ni Rose Baruga. Correct. Politics is addition, sila po ubos. Alain Parducho, Alain Parducho. Correct, sabi ni PBBM, no? Don't kinot lang naman ni PBBM, yung ilang politiko dyan. Sabi niya, politics is a game of addition, di ba? Hindi subtraction. Dapat dagdag ka ng dagdag ng kakampi dyan, pero balik na dito sa PDP. Ibig sabihin, bad politics yan. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi maganda ang politics dyan. Baka mauna ka, Roque. Yan, Norberto Silvestre. Daniel Patinga, PDP, Partido Demokratikong Paubos. Ayun na. There are better days and bad days, Kakofi. Exactly. Sulet Malonso. Nag-agree ako dyan. Ang termino nga dyan, Kakofi, hindi araw-araw Pasko. Kaya nga, di ba, huwag naman masyadong bira kayo ng bira sa administrasyon na ito. Yes, I agree. May katapusan din itong termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hanggat nandiyan dyan pa siya, irespeto naman natin ang presidente. Kahit papano, binoto yan ng 31 million Filipinos. Meron dyan yung mga daddy sa point. Meron dyan sinasabi nila na budol sila. Pero mangilan-ngilan lang yan. Diba? Sabihin natin 1 million. Sabihin natin na budol yung 1 million na yan. Meron pa rin 30 million. Hindi ba demokrasya? Butuhan, eleksyon, ibinoto siya, irespeto nyo. Hindi yung dahil ayaw nyo sa presidente, ipapa-impeach ninyo, ipapatanggal ninyo para makinabang si Sara Duterte siya umupo sa pagka-presidente. Unfair yan. Diba? This is ticking for, time is ticking for DDS, sabi ni Arnedo Olaes. Nasobrahan sa paninira kay PBBM, yun. Lagas na sila. Ha 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 ha. Ayan. Sira pa more. Karma is real. Masya. Anong sinin niya dyan? Lagay dyan sa ating comment box. Gina Del Sakalne, nakikinig po sa atin kay Villar Vero. Sana gumaling na sila tayo para maharap pa niya ang kasalanan niya, Villar Vero. Eh kasi may prayer rally, ka-coffee, no? Eh, nasa Amerika na sila. Next nila prayer rally, pumunta sila sa Amerika. Eh. Nakita ko eh. Kay Atty. Vic Rodriguez. Pero hindi prayer rally, march ang gagawin nila. Dapat sa China, hindi kayo magpunta dyan ng China, di ba? Sa Amerika kayo. Dapat China kayo, di ba? Defend the flag of China against the Philippines. Baka yan ang sigaw nyo dapat. Maria Maria, shoutout po sa inyo kay Jerry Lagutan, kay Gene Garces at kay Dan Lavin. Happy viewing po sa inyo. Yan, PDP, Partidong Digong Paurong. Ngayon pa, patras na ng patras. Ha? Nag-iiba-iba na yung pangalan ng PDP. O siya, sige ka coffee, move on tayo. Sa ating next topic, kuha na ng kape. Nasa Facebook kayo. E, pasuyo na lang. Baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, paklikan po yung follow. Nandiyan-dyan po sa taas. At kung nasa baba naman po kayo, nasa YouTube po kayo, yung nasa baba, nakikita nyo dyan yung subscribe. Please, click lang po yung subscribe at hit nyo rin po yung notification icon para isa ka na rin ka-coffee. OFW, Mami Lovely, correct ka dyan ka-coffee ha. Kung tutusin, kulang pa nga ang 6 years eh para sa presidente nating mahal. But, Mami Lovely, no? Nasa konstitusyon natin yan, 6 years lang. Pero mahaba-haba pa rin yung 4 na taon. Irespeto nyo lang ang presidente. Yan yun eh. Sa Amerika, dyan kayo mahuhuli. Mahuli, sabi ni Daniel Patin. Oh, no. Pero March na ang gagawin nila dyan, parang part of the Independence Day celebration. Si Attorney Vic Rodriguez, siya pupunta dyan kakupi. Punta sila dyan. Sana yuyayin na rin si Kibuloy, no? At si Digong dyan sa Amerika. Oh, di ba? O yan, kasi may ilian sila dyan, may march na sila dyan eh. Iyayain niya na din para buo yung tropa nila. Dyan na sila magsisigaw dyan sa Amerika. Tingnan natin kung paano mag-work yan. Anyway, sige, move on tayo ka-coffee sa next topic.